Hello mga boss, kumusta? Local story nga pala. Ang konkretong barkong pandigma na matatagpuan sa bansang Pilipinas. Pag-usapan natin yan mga boss. Sa buong kasaysayan, ang mga kuta sa baybayin ng mga bansa ay binabantayan ng may estratehikong daungan bago ang pagdating sa pagmaniobra ng digmaan. Ipinagtanggol ng mga bansa ang kani-kanilang teritoryo gamit ang malalaking kuta. Ito ay particular sa mga baybayin at daungan, lalo na kung ang isang bansa ay nagmamay-ari ng pinakamagandang daungan sa silangan. Ito ay ang daungan ng mga Amerikano na matatagpuan sa El Fraile Island ng bansang Pilipinas para maprotektahan ang bungad ng Manila Bay. Matapos akupin ng Estados Unidos ang Pilipinas mula sa Espanya, noong sumiklab ang digmaang Espanyol at Amerikano, ang bansang US ay nagrekomenda sa Board of Fortifications na patibayin ang mahahalagang daungan. Ito ay humantong sa pagbuo ng mga depensa sa ilang mga isla sa bukana ng Maynila at Subic Bay. Isa na rito ang El Fraile Island na sa kalaunan ay naging fourth drum ng mga Amerikano at ito ay isang konkretong barkong pandigma. Habang ang ibang isla ay pinatibay lamang ng may karaniwang paraan, ang plano para sa El Fraile ay mas malawak at isang bukod tangi. Nagsimula ang konstruksyon noong 1909 at natapos noong 1916. Ito ay isang maliit na batong isla na inukit para maging kamukha ng isang battleship. Ang istrukturang ito ay may 350 feet ang haba at 144 feet ang lapad. Habang ang mga panlabas na dingding ay gawa ng may mga reinforced concrete na may 25 to 36 feet ang kapal, makikita ang kabuuang sukat ng konkretong barko sa sukat na 40 feet mula sa tubig dagat. Ang pinakatuktok sa deck ng istrukturang ito ay gawa rin sa reinforced concrete na may 20 feet ang kapal. Ito ay armado ng dalawang turrets na may 14 inches gun at isang 60 inches na fire control tower para nang sagayoy makumpleto ang hitsura ng isang battleship. Ang armaments o sandata ng konkretong barko ay may kahangahangang lakas dahil ito ay may dalawang 6 inches gun na may nakabaluti na mga kismet sa bawat panig. Gayon din ang 3 inches anti-aircraft gun na nakapwesto sa tuktok ng kubyerta. Ito ay para kontrahin ang aircraft attack ng mga kalaban. Ito ay kayang makapag-accommodate ng hanggang 240 na katao sa loob, kasama ang mga opisyal na pwedeng manirahan sa kaloob-looban ng konkretong barko na garantisadong hindi matitibag kahit matamaan ng mga bomba at mga torpedo mula sa kalaban. Kalakip pa riyan ang mga supply ng mga pagkain at gamot na kanilang kailangan sa oras ng digmaan. Nagsimula ang maaksyong digmaan ng salakay ng mga Hapones ang Pilipinas noong December 1941. Noong Enero 1942, sinimula ng mga Hapones na punteryahin ang Fort Drum at ang iba pang mga depensa ng daungan gamit ang mga sasakyang panghimpapawid. Ngunit noong buwan ng Pebrero sa kaparehong taon, muling sinalakay ng mga Hapones ang konkretong barkong pandigma na ito. Sa puntong ito, gumamit ng mga high-power tank artillery ang mga Hapon mula sa baybayin. Tiniis at nakipaglaban ang kongkitong barko at ito ay nananatiling nakatindig sa karagatan ng El Fraile. Ang ilang mga armas tulad ng mga anti-aircraft batteries, 6 inches gun, mga baluting casemate at searchlight ay pawang na disassembled. Kalakip pa dito ang pagkakaroon ng pinsala. Ito ay ang ilang tipak ng konkretong bato mula sa ilang bahagi ng barko. Walang humpay na sinalakay ang Fort Drum at gumanti ito ng putok laban sa mga Hapon. Nagpatuloy ang pakikipaglaban at dumipinsa ang Fort Drum kahit na alam nila na bumagsak na ang bataan sa kamay ng mga Hapon noong April 10, 1942. Pagkalipas ng ilang araw ay nilisan ng mga sundalong Amerikano ang konkretong barko bilang panghuling depensa sana ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang mga sandata ng konkretong barko
ay tuluyang nawasak sa kamay ng mga Hapones dahil sa sunod-sunod nitong atake mula sa baybayin hanggang sa himpapawid. Maraming salamat mga boss kung nakaabot po kayo sa puntong ito ng aking kwento. Huwag po sanang kalimutang mag-like at mag-iwan ng komento sa comment section mga boss. Maraming salamat po. Ilang sandali pa ay tuluyang sinalakay ng mga Hapones ang kalapit nitong Islang Corregidor na nagresulta sa pagpapahirap ng ilang kaswalti. Sa kasamaang palad, ang pagsisikap ng mga sundalong Amerikano kabilang na ang 59th Coastal Artillery ay hindi sapat upang ihinto ang pagsalakay ng mga Hapones, kaya nagdesisyon si General Wainwright na isuko ang natitirang pwersa ng US sa Pilipinas. Gayunpaman, ang kongkritong barko ay hindi kailanman nakuha ng kalaban. Sa katunayan, ang mga pangunahing sandata nito ay patuloy sa pagpapaputok 5 minuto bago ipahayag ang kanilang pagsuko. Matapos makuha ang Pilipinas, pinangasiwaan ng mga Hapones ang lahat ng dating posisyon ng mga Amerikano. Kabilang na dito ang kongkritong barkong pandigma. Ngunit sa kalaunay, nabawi ng mga pwersang Amerikano ang Maynila. Ito ay dahil sa matapang na pag-atake ng 503rd Parachute Infantry Regiment at nabawing muli ng US ang Islang Corregidor. Makalipas ang mahigit na 3 taon, ang mga Hapones ay walang intensyon na sumuko sa laban dahil alam nilang positibo ang kanilang posisyon. Kung matatandaan natin mga boss, ang kongkritong barko ay dinisenyo ng mga Amerikano. Ito ay upang labanan ang lahat ng opensang atake ng mga bomba at torpedo. Sa madaling salita, alam ng mga Amerikano ang kakayahan ng barko kung gaano ito ka-epektibo sa laban. Dahil dito, kailangan nilang humanap ng paraan upang mapatalsik ang mga Hapones sa kongkritong barko. Ang mga Amerikano ay nakaisip ng ideyang nakakatakot. Ito ay sunugin ang barko nang may pinaghalong 2 bahagi ng diesel at 1 bahagi ng gasolina. Ito ay kanilang sinunog, kalakip ng mga sundalong Hapones sa loob nito. Ginawa nila ito ng paulit-ulit, kaya ang mga Hapon ay walang magawa kundi ang sumuko at ang lahat ng mga depensang daungan ay tuluyang iniwan ng mga Hapones. Dahil sa pangyayaring ito, muling pinamumunuan ng mga Amerikano ang El Fraile Island at maging ang kalapit nitong Islang Corregidor. Sa ngayon, nakabantay pa rin sa Manila Bay ang makasaysayang labi ng Port Drum. Ang nakakapanglumo lang dito mga boss ay unti-unting ninakaw ng mga mangangalakal ang karamihan sa natitirang bakal nito. Ito ay nagdulot ng pagkaguho ng ilang mga sahig ng barko. Ngunit ang mga mabibigat at malalaking armored turrets at 14-inches gun ay nakatiwangwang pa rin sa kani-kanilang pwesto. Ito ay masyadong mabigat sa mga kawatan para nakawin. Sana'y nagustuhan nyo ang kwento mga boss. Inaanyayahan ko po kayong magkomento sa comment section para ating pag-usapan. Huwag po sanang kalimutang mag-like at subscribe sa aking Monting channel. Hanggang sa muli, maraming salamat po.